Hello, Obra Pintura! Don't forget to like, share, and subscribe my daddy's YouTube channel. Thank you! Hello po mga ka-Obra Pintura! So magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pintura. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po lumikha at gumawa ng tamang pamaraan po ng simpleng paglelettering. Kailangan lang po natin gumamit ng ballpen, pentel pen, at syempre po yung pong roller. At kung saan po tayo gagawa ng mga letra, syempre po sa typewriting. At ang simpleng pamamaraan po na gagawin ko ay yung pong pagguhit na magiging guide po natin sa paggawa po ng bawat letra. Katulad po nitong ipapakita ko sa inyo. Yan po. Ito po ay letter A. Pero ito pong bawat number pong ito ay isa ang magiging guide po natin sa paggawa po ng mga letra. Yan po. Ituturo ko po sa inyo ay pamamaraan po kung paano po tayo makalikha ng mga simpleng pamamaraan ng paglilettering. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo ang mga guide kung paano po tayo makalikha ng mga letra. Ngayon po, kinakailangan po natin gumamit ng roller at lapis para po siyang magsilbing guide po o pattern sa ating gagawin mga letra. Ngayon po, kinakailangan po natin ditong gumuhit ng limang guhit. Po, 1, 2, 3, 4, 5. Lalagyan po lang natin ng marker para po makita po ninyo. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. At dito naman po sa kabilang side, guguhit po tayo ng tatlong guhit. Lalagyan lang po uli natin ng marker para po makita po ninyo. Ayan po, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ito po mga guhit na ito ang magsisilbi pong guide kung paano po kayo makakagawa o makakalikha ng mga letra. Ito po yung simpleng pamamaraan sa mga nais pong matuto kung paano po maglettering ng mga simpleng pamamaraan ng paglilettering. Ngayon po, ang gagawin po muna natin na unang letra ay ang letter A po. Simpleng-simple lamang po. Simula po dito sa dulo po nitong number 1, sa pagitan ng number 1 at number 2. At dito po sa dulo ng number 1, sa ibaba po ng number 5. Ano po? Ito po, tingnan po ninyo. Sa pagitan ng number 1 at number 2, at dito naman po sa dulo ng number 1, sa ibaba po ng number 5. Tapos dito naman po ang sumunod sa pagitan ng number 2 at sa pagitan ng number 3. At bababa po din siya sa dulo po ng number 5. Dito naman po sa kabilang side, eh sa dulo po uli ng number 5, sa baba ng number 5, at sa pagitan pong muli ng number 2 at number 3, sa taas. Dito naman po, sa kabilang side uli, sa baba po uli ng number 5, at sa pagitan uli ng number 1 at number 2, pataas. Ayan po. Ngayon po, letter A na po yan, lalagyan lang po natin siya dito ng pinaka... yung agwat para po magkaroon po siya ng guhit sa gitna. O, ayan po. Kalahati lamang po ng guhit natin na ginagawa po natin sa roller. Kalahati po nito. Pagitan po ng number 5. Ito po, letter A na po ito. Susugin lamang po natin ng pentel pen para po makita po ninyo
ng malinaw. Ayan po, letter A na po yan. Diyan po tayo magsisimula sa letter A. Kaya lagi po ninyong tatandaan, limang guhit po dito pabalagbag. 1, 2, 3, 4, 5. At sa taas naman po ay tatlo. 1, 2, 3. Yan nga po mga guhit na yan ang magsisilbing guide kung paano po tayo makakalikha ng bawat letra. Sunod na po natin ang letter B. Ganon din po yung pamamaraan, limang guhit po uli. At tatlong guhit po uli dito sa pababa. Lalagyan po ulit natin ang marker para po makita po ninyo. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5 at 1, 2, 3. Ngayon po, ang letter B po ay nahahati po yan sa dalawa. Kaya kukunin po natin ito pong pagitan ng number 3. Yung gitna po nitong number 3. Kukunin po natin yung gitna niyan para po siyang magsilbi pong pinakapagitan po ng letter B. Kasi po ang letter B po, ayan po, ay umiikot na parang number 3. O, ayan. Guhitan lang po natin yan dito. O. Ngayon po, ang pagkuha po ng curve ng number 3, ng letter B, ay sisimulan po ninyo dito sa dulo ng sa pagitan ng number 2 at number 3, pababa ng number 1. Po, number 1 po ito. Pababa ng number 1 at sa pagitan ng number 2 at number 3. Pag ganito lang po, ika-carve nyo lamang po ng ganyan. Ganyan. Yan po. Simple-simple lamang po yan. Ganon din po dito sa kabila. Sa pagitan din po ng number 2, ng number 2 at number 3. Ano po, at sa dulo naman ng number 5 at number 4. Ayan po. At ito pong pinakagitna, ika-carve din po natin to ng bahagya, itong pinakagitna po. Yan, ganun din po dito sa kabila. Ngayon po, ito po ay dito natin kukunin din po sa pagitan po naman ng number 3. Yung gitna po ng number 3 para po hindi po kayo malito. Yung gitna po ng number 3 naman, kukunan din po natin yan. Yan. Yan po, meron na pong ekes. Ngayon po, dito po ulit tayo kukuha ng curve. Papunta po dito sa taas po. Sa gitna ng number 2 at sa gitna ng number 3. Yan po, number 2 at number 3. Kakarb lang po natin yung pagpaganayaan. At dito naman po, sa pagitan naman po na, sa gitna naman po ng number 3 at sa gitna ng number 4.
Ganon din po dito, ikakarb lang po natin ng konti sa gitna. Ngayon po, susugin po natin ng pintel pen para po malinaw po sa inyo. Ayan po. Ngayon po, ikakarb na po natin yung sa mga duluhan. Ayan po, letter B na po. Simpleng-simple lamang po. At ang isusunod na po natin ay letter C. At sa letter C po, ganun din pamamaraan po kung paano po yung nilagay natin ng 1, 2, 3 at 1, 2, 3, 4, 5. Sundin nyo lamang po ang bawat letra na gagawin ko, ang bawat guide na gagawin ko upang ito po yung mabilis po ninyong matutunan. Simpleng pamamaraan lang po mga itinuturo ko para ang lahat ay magawa po ninyo ng mabilis.
Cobra Ventura hanggang letter M lang po muna tayo ngayon. At yung pong letter N hanggang sa dulo po ng alphabet ang isusunod po natin sa ating pong part 2. Ano po? Kaya subaybayan po ninyo at ang tabayanan yung iba pa pong magiging video na gagawin ko sa pagpapatuloy po ng paglikha ng bawat letra. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Ventura. God bless po.